photography sa masasayang genre ng photography. Kasi yung kinukuha mo sa litrato ay yung personality ng tao na kinukuhaan mo ng picture. Pero papaano nga ba ma-achieve ang maganda at proper outdoor portraiture photo? What is up guys, Hate here, at ngayon magbibigay ako ng 7 tips kung papaano ma-achieve yung maganda at proper portrait photo. Pero bago tayo magpatuloy, if hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel, subscribe ka naman for more videos about photography. Maniwala ka, everything can be connected in photography. Kaya subscribe ka na as a support to keep this channel going. Ang portrait photography ay isa sa mga masasayang genre ng photography kasi tao yung kinukuhaan mo. At madalas sa portrait photography, magaganda at gwapo yung kinukuhaan mo ng picture. Pero minsan, pwede din naman na gusto mo lang silang kuhaan ng picture. Or in some cases, bayad ka nila para kuhaan sila ng picture. Well, technically, ang kagandahan ay nakadepende sa tumitingin. At ako, as a photographer, ay naniniwala din na walang pangit na ginawa ang Diyos. Except kay ano? As a photographer, dapat alam mo kung paano pagagandahin yung kinukuhaan mo or at least dapat nakikita mo yung best angle nila. O dapat makumbinse mo sila na maganda na yung kuha mo. If you're a professional photographer, yung mga nakikita nyo nga pala ng mga clips and portrait samples sa content na to ay galing sa product photoshoot event ng LensgooVisionPH. Though this video is not sponsored by them, pero isa tayo sa mga naimbitahan na sumama sa event nila. Kaya naman I'll talk more about their products later in this video at kung papaano sila related sa portrait photography. 7 tips for proper outdoor portrait photography. By the way, itong mga tips na isi-share ko ay generic tips sa pagkuha ng magandang portraits. Either meron kang ilaw, reflectors, modifiers, flash, o kahit pa wala ka ng mga yan. Basta may camera ka. O kahit pa nga cellphone lang yung gamit mo, pwede mo pa rin i-apply itong mga tips na to para sa magandang portrait photo shoot. Tip number 1, put your subject in proper exposure. Parang napaka-basic. Kasi obvious naman na talagang dapat nasa proper exposure ang subject. Pero ang ibig kong sabihin ay dapat merong tamang liwanag. Tamang liwanag, hindi sobrang liwanag at hindi kulang sa liwanag. Mahalaga na aware ka doon sa mga highlights and shadows. Alalahanin mo na yung mga nakikita ng mata natin ay iba sa nakikita ng camera. To achieve yung even and flattering lighting o yung nakakagandang lighting, ilagay mo yung subject mo sa shade, tapos doon mo kuhain yung proper exposure. Pag na-achieve mo na yung proper exposure o yung tamang liwanag at may mga kuha ka na ng magagandang shots, dyan, pwede ka na mag-experiment ng mga shots depende sa trip mo. Pwede mo siyang ilagay sa highlights or sa mas maliwanag na lugar or pwede mo siyang ilagay sa mas madilim after mo makuha yung mga magagandang shots doon sa proper exposure. Tip number 2. Know the best spot. Sa portraiture photo, meron kang dalawang options para sa subject and background. Gusto mo ba yung subject lang yung nakafocus tapos yung background ay blur na? O gusto mo ba na yung background at subject ay parehas na nakafocus? Para sa mga cellphone camera, medyo mahirap ma-achieve yung natural blur or separation ng background sa subject. Pwera na lang kung yung latest model ng iPhone yung gamit mo. O yung mga flagship Android phones ngayon na may magandang camera. Ang kailangan kasi para sa magandang background blur ay dapat yung lens mo ay nakalagay sa pinakamalaking opening. O in terms of aperture value, dapat nasa pinakamababang aperture number para sa maximum background blur potential ng lens. At dapat yung subject mo ay malayo sa background o malayo sa kung ano man yung bagay na nasa likod. Pag malayo kasi yung subject sa background, doon lalabas yung perfect natural blurred background. Blur or blurred background is also called bokeh. At madalas nyo din yun maririnig na term sa photography, bokeh or bokehlicious background. If ayaw nyo naman ng background blur at ang gusto nyo ay yung nakafocus lahat sa photo, ang gawin mo lang ay ilapit mo yung subject sa background. Tip number 3,
Know your gear advantage and limitations. Mahalaga din na alam mo yung capabilities ng camera at lens na meron ka. Dapat alam mo kung ano yung mga limitations nila personally. Example, kung yung kit lens yung gamit mo, yung typical na 1855mm na kit lens na merong variable aperture na f3.5 to 5.6, yun yung halimbawa natin. Tapos gusto mong ma-achieve yung best bokeh or background blur, dapat alam mo na dapat mo munang ma-meet yung requirements para makuha mo yung maximum potential ng lens na yun as a portrait lens. Siyempre, dapat yung settings mo ay yung aperture ay nakalagay sa widest. In this case, dahil kit lens siya, yung pinaka-wide niya ay dapat nasa f5.6. Tapos nakalagay siya sa 55mm. Yun dapat yung focal length niya. At dapat malayo yung subject mo sa background in a well-lit environment. Yung mga ganong klaseng bagay. Isa pang example, pagdating naman sa camera, ay dapat alam mo yung maximum tolerable ISO value na acceptable pa yung grain para sa'yo. Pag masyado mo kasing itinaas yung ISO, dadami yung noise grain sa photo. Sa nga pala yung gamit kong camera and lens para doon sa nagdaang photoshoot is yung Fujifilm X-H1 na merong Fujinon 56mm f1.2 APD lens. Itong lens na to ay ginawa talaga para sa portrait photography. Ang equivalent nito sa full frame na Canon or Nikon or Sony ay yung 85mm f1.2 lens nila. Ito yung lens na parang naka-cheat ka pagdating sa portraits. Kasi talagang basag na basag yung background pag ito yung gamit mo. Kasi nga, malaki yung opening niya. f1.2. Kung sa portrait photography talaga yung gusto mong pag-focusan na genre ng photography, 85mm f1.2 portrait lens ang target mong lens. Kasi according sa optics, ang 85mm ang best focal length para sa sexy at hindi distorted photo. Kaya kung kukuha ka ng portraits na gamit yung zoom lens, sa 85mm mo ilagay yung focal length para walang distortion. Sa mga susunod na video, pag-uusapan natin tong lens na to ng mas detail. Your gear is just a tool para ma-achieve mo yung magandang picture. Nakadepende pa din sa iyo kung papaano mo kukuhaan yung subject. Pero para ma-achieve mo yung picture na maganda, dapat din alam mo kung hanggang saan yung pinakamagandang picture quality ng camera gear mo. Tip number 4, know your model's name. Itong tip na to ay para sa mga open photoshoot o mga event na parang ganito na madaming models. Alamin nyo yung pangalan nila. Pwede mo silang tanungin during shoot or tanungin mo yung mga photographer na katabi mo kung alam nila yung pangalan ng model. Para sa akin, proper etiquette na din yun para kung tatawagin mo sila para palingunin sila sa camera mo. O kung meron kang mga poses na gusto mong ipagawa sa kanila. Mga simple posing instruction gaya ng chin up, look slightly to your left, yung mga ganon, drop your shoulders, something ganon. Maganda na alam mo yung pangalan nila kasi pag tinawag mo sila, titingin talaga sila sa'yo. At sa maiksing panahon din na yon, after mo makuha yung photo na gusto mo sa loob ng very limited time para paposin sila, huwag mong kalimutan to say thank you with their name bago ka lumipat sa ibang model. After din ng shoot, pwede mong hingiin yung social media name nila and you can ask them na i-add ka kung willing sila na i-add ka o i-add mo sila para if itatag mo sila sa mga picture na ipopost mo kung magpo-post ka sa social media. Tip number 5, know your subject's best angle. As a photographer, dapat makita mo agad sa model mo yung best angle niya. Yung best angle kung minsan subjective yan. Yung tipong ikaw lang yung nagagandahan or magkaiba kayo ng gustong i-highlight. Yung pinaka-basic para malaman mo yung best angle ng model is pangitiin mo siya. Smile. Pangitiin mo siya. Tapos tingnan mo yung mata niya. Madalas yung isang mata, mas liliit yun ng konti pag ngumiti. Isa yon sa mga beautiful imperfection ng tao. At natural lang yon. Yung mata na mas maliit, yun ang dapat na nakaharap sa camera. Yun ang side ng best angle ng subject. Kahit gaano pa kasimetrical at kaganda o kagwapo yung model, meron pa rin talagang mata na mas maliit. Subukan nyo, harap kayo sa salamin tapos ngiti kayo. Makikita nyo hindi pantay yung bukas ng mata nyo. Yung mata na mas maliit, yun ang ilapit natin sa camera. Kasi pagdating sa optics, yung bagay na mas malapit sa lens ay mas lumalaki
in relation doon sa bagay na mas malayo. Kaya pag ang kuha mo ay sa proper or sa best angle ng model ay somehow magpapantay yung laki ng mata nila. Tip number 6, show them your shots. Maganda na ipinapakita mo din yung mga kuha mo after mo sila picturean, kung may pagkakataon, or during test shots sa model para nakikita nila kung paano sila magpo-pose o kung nagagawa ba nila ng effective yung posing nila. Maganda din na ipinapakita mo sa model yung shots mo to build their confidence at para mas relax sila na maganda yung mga shots mo. Tip number 7. At ito na ang pinakamahalagang tip in capturing the perfect portrait photo. Always focus on the eye. Pagdating sa portraits, yung mata talaga ang pinaka-highlight sa picture. At ang mata ang dapat na pinaka-sharp. Ang main objective mo dapat ay ilabas ang detail ng mata. At magagawa mo lang yon, syempre kapag may proper exposure yung subject. May tamang liwanag, may catchlight din dapat yung mata ng subject at dapat yung mata ang pinakamagandang parte ng katawan. Mga matang parang nangungusap siya sa picture at sumasabog sa details. Sa magandang mata talaga nakasalalay ang magandang portrait photo. Kapag maganda ang mata, maganda din ang portrait. At papaano mapapaganda o mas ma-enhance pa yung mata ng portraits? Tama ka, by the use of contact lens. Sa mga fashion shoot or model photo shoot na mga katulad nito, natural lang na nagsusuot talaga ng contact lens or contact lenses yung mga model para ma-enhance yung details ng mata or para i-match yung kulay ng iris ng mata sa theme o sa suot ng model. Tayo kasing mga Pinoy, likas sa atin na dark brown or black yung iris natin. At yung mata ng tao, as we age, madami talagang mga beautiful imperfection na lumalabas. To compensate at para sa much more creative shots, mahalaga ang contact lens. Kagaya ng sinabi ko kanina na itong photoshoot na pinuntahan natin ay event ng LensgooVisionPH. Though this video is not sponsored, as a photographer na nakita yung mga contact lens nila sa model, I highly recommend them. If you are looking for a quality contact lens, graded man or pang photoshoot purposes, LensgooVisionPH got you covered. And you can find them in their online shop sa Shopee and Lazada. You can message them directly or you can browse their shops for more of your concerns regarding their products. I will just put the link on the description below. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Special thanks to LensgooVisionPH for inviting me to your event. And to all the models, hair and makeup artists, photographers, at sa lahat ng bumubuo ng event, I am pleased to make your acquaintance. So that's it for me, guys. I hope you got something from this video or at least I got you entertained. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to hit that bell and subscribe button to see more of my videos about photography and things that is related to photography. And if you have questions, suggestions, or you have anything in mind, please let me know in the comments. Once again, my name is Hate and I will see you in the next video. Mabuhay!